Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon tayo ay nasa ikaapat na araw ng ating Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ang mangunguna pong barangay ngayong araw na ito ang Barangay San Pablo. Masasaksihan natin ang pagpasok ng kanilang patron sa pangunguna ng kanilang BLC Coordinator, si Ginang Veneracion Perez, at ng kanilang Barangay Captain, J. Jojo Olok-Olok. Maraming salamat po. Ngayon din nais nating pasalamatan ang mga nagtaguyod ng ating banal na misa mula sa Barangay San Pablo, ang Steel Master Trucking, Ginang Lucille Marahas at pamilya, Binibining Maria Katrina Trinidad at pamilya, Angelita Carpio at Dr. Rica Carpio at pamilya, Ginoo at Ginang Richard at Emilita Fontilias, Captain J. Jojo Olok-Olok, Ginang Adora Pineda at pamilya, Ginang Andrea Soleta at pamilya, Ginoo at Ginang Arnel at Marites Tobes at pamilya, Ginoo at Ginang Byron at Joy Sanchez at pamilya, Ginoo at Ginang Dennis at Veronica Sorsa at pamilya, Ginoo at Ginang Dindo at Gina Villegas at pamilya, Ginang Evelyn Torrio at pamilya, Ginang Felicitas Rivera at pamilya, Ginoo at Ginang Fernando at Silvina Malison at pamilya, Ginoo at Ginang Josefina Kapunpon Castro at pamilya, Ginoo at Ginang Joseph at Helen Bokila at pamilya, Ginoo at Ginang June at Myla at Carl Rafael Bautista, Ginoong Kevin Migo at pamilya, Ginoo at Ginang Lamberto at Helen Lianto at pamilya, Ginoo at Ginang Larry at Loida Maligaya at pamilya, Ginang Lourdes Dimakulangan at pamilya, Binibining Marilyn Nemis at pamilya, Binibining Mary Rose Priscila at pamilya, Ginoo at Ginang Mel at Josie Nemis at pamilya, Binibining Emelisa Migo, Ginoo at Ginang Milo at Ella Maligaya at pamilya, Binibining Jenny De La Cueva at pamilya, Ginoo at Ginang Junie at Loida Aprid at pamilya, Ginang Ninita Leviste at pamilya. Gayun din sina Ginoo at Ginang Noel at Vicky Nemis at pamilya, Onesimus Tracking, Ginoo at Ginang Onieto at Celia Malison at pamilya, Ginoo at Ginang Pedro at Ludi Sanchez at pamilya, Ginoo at Ginang Rex at Grace Montero at pamilya, Ginoo at Ginang Juvenal at Marnelli at pamilya, Ginoo at Ginang Reynaldo at Ana Lorraine Herehensya at pamilya, Ginoo at Ginang Reynan at Via Faye Marie Inova at pamilya, Ginoo at Ginang Roger at Belen Manalo at pamilya, Binibining Rhea Migo Barbecho at pamilya, Ginoo at Ginang Ricky at Silvia Erandillo at pamilya, Ginoo at Ginang Rolando at Maria Teresa Claveria at pamilya, Ginoo at Ginang Romulo at Veneracion Perez at pamilya, Ginoo at Ginang Zacarias at Generosa Meer at pamilya, Ginoo at Ginang Solomon at Jeanette Dumagat at pamilya, Ginang Valentina Aquino at pamilya, Binibining Bianca Migo at pamilya, Ginoo at Ginang Margarito at Aniseta Maloles at pamilya,
Ginoo at Ginang Julian at Rubina Guevara at pamilya. Ginoong Ernesto Mangalinaw at pamilya. Ginoo at Ginang Bernie at Aida Valencia at pamilya. Ginang Jane Milena at pamilya. Ginoo at Ginang Ryan Mabilangan at pamilya. Ginoo at Ginang Edwin Ibalarosa at pamilya. Ginoong Sherwin Gonzales at Ginang Cheryl Javier. Ginoo at Ginang Nisetas at Tessie Trinidad at pamilya. At sina Ginoo at Ginang Joseph at Helen Bukila. Gayun din ang mga nagtaguyod mula sa ating pamisahan, sina Ricardo at Lucia Ilagan, Nieva Juliana Lianto, Lanto Magpantay. Ernesto Magpantay at pamilya. Esperanza Escano Redondo, Gemma Puente, Clarita Manalaysay, Hubert Nieva, Jeffrey at Hershey Matias, James Celine Clark, Jefferson Matias, Marcelino Florida C. at pamilya, Larry at Manilyn Dihuno at pamilya. Kayo pong lahat ay aming inaanayahang makiisa sa ating pagpanonobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Magandang hapon po sa ating lahat. Tayo po ay magsiluhod at tayo po ay magdarasal ng nobena kay Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Pagsisisi. O Diyos ko, ikinalulumbay ko ng buong puso ang tanang kasalanan ko. Hindi lamang sapagkat dahil sa kandila nawalan ako ng karapatan sa biyaya mo. Adagin dapat ako sa iyong matuwid na parusa dito at sa kabilang buhay. Kundi lalong-lalo na dahil sa nilapastangan kita, ikaw Diyos na kataas-taasan, kabanal-banalan at lubang kaibig-ibig na ngayon, ay iniibig ko na higit sa lahat ng bagay. Aking kinapopootan at ngayon gumagawa ako ng isang mataimtim na pagtitika na di muli magkakasala sa iyo. Diyos na kaibig-ibig at lalayon ko na ang anumang maaaring maging daan ay pagkakasala. Siya nawa. Pambungad na panalangin kay Padre Pio. Mahal namin Padre Pio, sa loob po na 50 taong binata mo po ang mga sugat ng Panginoong Hesukristo, buong puso mo itong tiniis bilang handog alang-alang sa marami. Taglay-taglay ang korona ng tinik, patuloy ka pa rin nakikiramay, nangangaral at nananalangin para sa amin. Ipamagitan mo po kami sa ating Ama, sapagkat kayo na rin na nagsabi na kung paano ang kwintas ng perlas ay pinagduruksong na sinudid, gayo din ang kabutihan ay pinag-uog na ng pag-ibig, at kung paano nagkakawasak-wasak ang kwintas ng perlas kung ang sinulid ay napatid, gayo din ang kabutihan ay nawawala kung nababawasan ang pag-ibig. Amen. Panalangin sa tulong ni Padre Pio. O Diyos, ibinigay mo po sa inyong santo si Padre Pio ng Petersina, isang kapuchinong pari, ang malaking karangalan makibahagi ng katangi-tangi sa pagpapakasakit ng iyong anak. Ipagkaloob mo po sa amin sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, ang biyayang tunay po naming hinihiling. Ganun pa man, ang tangi po naming hiling ay ang mamuhay na naayon sa kamatayan ni Jesus at ang marating na maluwalhati ang kanya ring muling pagkabuhay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Para ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ikapat na araw ng ating pagnonobena, o Padre Pio, sukdulan ang pag-ibig mo sa inyong anghel na tagatanod. Siya ang iyong naging gabay, tagapagtanggol, at tagapamagitan. Sila ring mga anghel ang naghahatid ng panalangin namin, iyong mga itinuring na mga anak. Nagsusumama kami na lagi mong ipanalangin
na kami ay maging bukas sa panawagan ng aming anghel na tagatanod na sa tuwin ay handang gumabay sa amin tungo sa paggawa ng mabuti at tungo sa ikaliligtas sa anumang masama. Siya nawa. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag niyo kami paintulot sa tukso at ayadyan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman yung anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Tawagan mo ang inyong anghel na tagatanod na laging nagpapaliwanag at gagabay sa iyo. Ibinigay siya ng Diyos sa iyo para sa iyong ikaliligtas, kaya kapitan mo siyang lagi. Panalangin sa kamalmahalang puso ni Jesus ayon sa turo ni Padre Pio. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, humingi kayo at kayo ay bibigyan. Maghanap kayo at kayo ay makakatagpo. Kumato kayo at kayo ay pagbubuksan. Narito kaming kumakatok, naghahanap at humihingi ng biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadyahan mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Lubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, ano man ang hiling niyo sa Ama sa aking pangalan, ay pagkakalob niya sa inyo sa ngalan mo, narito kaming humihiling sa Ama ng biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadyahan mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Kulubos na umaasa. Jesus ko, sinabi mo, tunay kong sinasabi sa inyo, lilipas ang langit at lupa, ngunit hindi ang salita ko. Pinasigla na yun di mababaling salitang hinihiling namin ngayon sa iyo ang biyaya. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo.
Bukod ka pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati si Ama at si Anak at si Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na puso ni Jesus. Sa iyo ako lubos na umaasa. Mahal na puso ni Jesus. Ikaw na di maaring hindi magdalang habag sa mga nalulumbay. Kawa mo kaming mga abang makasalanan at ipagkaloob mo sa amin ang biyayang isinasamo namin sa iyo. Sa pamamagitan na namimighati at malinis na puso ni Maria, ang magiliw mong ina at aming ding ina. Aba po, Santa Maria ang haring ina ng awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinananaligan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin pinapano na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntunghin nga namin sa aming pagtangis din sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay abapintakasi ka namin, ilingan mo sa amin ang mga matumong mawain. At saka kung matapos siya rin pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ang ina ng Diyos, mawain, maalam at matamis na birhen. Kami panalangin mo na mapatuloy sa amin ang mga pangako ni Jesucristo. Amen. San Jose, ama-amahan ni Jesus. Amanin mo kami. San Pedro, patuloyin mo kami sa kaharian ng poong Jesus. Amen. Tayo po ay magsitayo. Panalangin kay San Jose. O San Jose, gayo na lamang ang lakas, bisa at katiyakan ng inyong pagtatanggol sa harapan ng luklukan ng Diyos. Kung kaya isinasaalang-alang namin kayong lagi sa aming mga kahilingan at mithiin. O San Jose, damayan po ninyo kami sa pamamagitan niyo mabisang pananalangin at hingin niyo para sa amin mula sa inyong kamahal-mahalang anak na si Jesucristo ang mga makalangit na biyayang aming isinasamo. O San Jose, wala pong sawang aming pinagninilayan at ninanamnam si Jesus na hihimbing sa inyo mga bisig. Hindi po naming magawang kayo lapitan habang siya'y namamahinga sa tabi ng iyong puso. Yakapin po siya at halikan alang-alang sa amin at hingiin po ninyo sa huling sandali ng aming buhay. Kami may kanyang halikan at yakapin. Siya nawa. Panalangin sa anghel na tagatanod, anghel ng Diyos na dahil sa dakilang pagmamahal ng Ama, inilagay kami sa ilalim ng iyong pangangalaga. Sa gabing ito, liwanagan, ingatan, pangunahan at patnubayan mo kami na pinagkatiwala sa iyong pagkakandili. Amen. Amen. Tayo po'y magsiluhod. Litanya alang-alang kay Padre Pio, Panginoon. Maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, pakinggan mo kami. Kristo, pakipakinggan mo kami. Diyos Ama aming may kapal, maawa ka sa amin. Diyos Anak aming tagapagligtas, maawa ka sa amin. Diyos Espiritu Santo aming patnubay, maawa ka sa amin. Santissima Trinidad iisang Diyos, maawa ka sa amin. Ngayon po ang ating itutugon, ipanalangin mo kami. Ipanalangin mo kami. Santa Maria, ipanalangin mo kami. Santa Maria ay nananalangin ng Diyos. Panalangin mo kami. Maria, ina ng lahat ng inampong anak ni Padre Pio. Panalangin mo kami. Maria, daluyan ng lahat ng biyaya. Panalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, sirapi kong ama ni Padre Pio. Panalangin mo kami. San Pio ng Petrelcina. Panalangin mo kami. San Pio, tapat na lingkod ng Diyos Ama. Panalangin mo kami. San Pio, nagpakasakit na alagad ni Jesus. Panalangin mo kami. San Pio, kasangkapan ng Espiritu Santo. Panalangin mo kami. San Pio, biktima na makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. San Pio, matapat na anak ni Maria. Ipanalangin mo kami. San Pio, masigasig na tagapagpalaganap na Santo Rosario. Ipanalangin mo kami. San Pio, masunuring lingkod na simbahan. Ipanalangin mo kami. San Pio, kaibigan ng mga anghel. Ipanalangin mo kami. San Pio, banal na pari ng Diyos. Ipanalangin mo kami. San Pio, pari ni Jesucristo. Ipanalangin mo kami. San Pio, pari nagbata ng
mga sugat ni Kristo. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, paring maibigin yumakap sa krus. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, paring maibigin sa banal na Eucharistia. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, paring martir ng kumpisalan. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, paring daluyan ng habag ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, confessor ng mga nagbabalik loob. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, gabay ng mga naliligaw. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, tagapayo sa mga naguguluhan. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, imahe ng pag-ibig ng Diyos. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, tagapagtanggol ng katotohanan. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, tagapagtaguyod ng bukasyon. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, biktima ng makalangit na pag-ibig. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, karamay ng mahihirap. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, mapagpalaya sa mga nagdurusang kaluluwa sa purgatorio. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, kaluwagan ng mga nasa kapighatian. Ipanalangin mo kami. Sampiyo, patron ng mga pamilya ng OFW. Ipanalangin mo kami. Frater Alessio, tapat na lingkod ni Padre Pio. Ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Patawarin mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng mga kasalanan ng sanlibutan. Pakipakinggan mo kami, Panginoon. Kordero ng Diyos, nakakawala ng makasalanan ng santinakpan. Maawa ka sa amin. Ipanalangin mo kami, Banala Santong Padre Pio na Petresina. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong Panginoon. Manalangin tayo, O Diyos naming Ama, ipinagkaloob po ninyo sa amin si Santo Padre Pio, na maging tanda ng inyong presensya at daluyan ng inyong biyaya sa aming kapanahunan. Nawa kaming mga inampunya mga anak ay matularan ang mga halimbawa ni Padre Pio, maging matapat na saksi sa misteryo Paskwal ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang pananalangin sa aming kabutihan, itulot mo po na kami rin ay maging kaaliwan ng mga nahihirapan, maging gabay ng mga naliligaw at matapat na lingkod na inyong simbahan. Hindi hiling namin ito sa ngalan ng Jesucristo, ang aming Panginoon. Amen. Amen. Pananalangin sa pamamagitan ni Padre Pio, pahina 61. O aming Ama, binayaan mo ng lubos ang inyong lingkod na si Padre Pio na mga kaloob ng Espiritu. Itinatak mo po sa kanya ang 5 mahal na sugat ng Kristong napako sa krus upang magbigay saksi sa mapagligtas na papapakasakit at muling pagkabuhay ng inyong anak. Puspos ng biyaya, inakay ni Padre Pio sa kumpisalan, ang marami sa ikaliligtas ng kanilang kaluluwa. Puspos ng paggalang at matimyas na depusyon sa pagdiriwang ng banal na misa, inayayahan niya ang maraming kalalakihan at kababaihan na mapalapit kay Jesus sa sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan ni Padre Pio, lakas po, loob po kaming dumudulog sa inyo na ipagkaloob niyo sa amin ang biyayang aming hinihiling. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin pangwakas, mahal naming Ama, masagana ninyong pinagpala ang iyong lingkod na si Padre Pio na Petresina na mga biyaya ng Espiritu Santo. Pinagbata mo ang kanyang katawan ng 5 sugat ng Panginoong Jesus na napako sa krus bilang makapangyarihang saksi ng kaligtasan dulot ng pagpapakasakit at kamatayan ng inyong anak. Puspos ng biyaya ng karunungan si Padre Pio ay walang humpay na nagpakumpisal para sa ikaliligtas ng mga kaluluwa. Puspos ng pamimitagan, pananalig at pag-ibig sa Santa Misa, inayayahan niya ang marami na lumapit kay Jesus sa banal sakramento ng Eucharistia. Sa pamamagitan at pananalangin ni Padre Pio, Ama, kami po ay umaasang ipagkakaloob ninyo at dinudulog namin sa nobenang ito. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Salamat.
Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit, hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Mga kapiyo, ang Osteria ay lugar na maaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng pamantayan ng CBCP as a National Shrine. Bukas ito kada Sabado at Linggo. Panatilihin po natin ang kalinisan sa loob at labas ng simbahan. Inihikayat natin ang Klego, clean as you go, sa pambansang Dambana. Paalala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may mga basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Palagi po nating tandaan ang pambansang Dambana ay isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ang Cancer Warriors Foundation Incorporated ay naririto sa pambansang Dambana upang mangalap ng tulong pinansyal para sa mga batang nakikipaglaban sa sakit na kanser. Para po sa inyong mga donasyon, mangyaring makipag-ugnayan po kayo sa kanilang volunteers sa paligid ng simbahan o ipadala sa mga detalye na makikita po ninyo sa screen. Maraming salamat po. Sa mga magnanais o nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga roses sa May Chapel of Reconciliation. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat at ang pulang rosas naman po ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Sa ilang saglit lamang po ay magsisimula na po ang ating banal na pagdiriwang. Ihanda po natin ang ating mga sarili. Binati ng anghel ng Diyos si Santa Maria. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Narito ang alipin ng Panginoon. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. At ang Verbo ay nagkatawang tao. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala rin naman ang iyong anak na si Jesus. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Manalangin tayo, Panginoong aming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa ng iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamalita ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Hesukristong anak mo
pakundangan sa mahal niyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kaluwalhatian sa langit. Alang-alang kay Jesucristong Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Manatili pong nakatayo at sumabay sa pambungad na awit. Oh, no.
Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala na ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos sa Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo, nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Sama-sama tayo magpulit, magpasalamat sa Diyos sa mga biyayang pinagkaloob niya sa atin at ganoon din sa paalala sa atin ng ating pagdiriwang ngayon na matuto tayong lahat na magpatawad. Sa tulong din ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio, patuloy tayong maglingkod sa Diyos at sa ating kapwa. Kaya naman, upang tayong lahat ay maging karapat-dapat sa banal na pagdiriwang, atin muna ng aminit pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen.
sanlibutan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ang lumikha, tagapamahala ng tanang umiiral. Tunghayan mo kami upang iyong awa ay aming maranasan at ipagkaloob mong ikaw ay aming wagas na mapaglingkuran. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyapo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang poot at pagingit-ngit ay dapat ding kamuhian, ngunit sa makasalanan, iyan ay pangkaraniwan. Natatandaan ng Panginoon ang kasalanan ng bawat tao, at ang mapaghiganti ay paghihigantian din niya. Patawarin mo ang kapwa sa kanyang pagkukulang, at pag ikaw ay dumalangin sa Diyos, patatawarin ka rin naman. Ang nagtatanim ng galit laban sa kapwa, pag tumawag sa Panginoon, walang kakamtang awa. Kung hindi ka nahahabag sa iyong kapwa, paano mong ihihingi ng tawad ang iyong kasalanan? Kung ikaw na tao lamang ay nagkikimkim ng galit, sino magpapatawad sa iyo sa iyong mga kasalanan? Alalahanin mo ang iyong wakas at pawiin mo ang iyong galit. Isipin mo ang kamatayan at sundin mo ang kautusan. Dilidilihin mo ang kautusan at huwag kang magalit sa kapwa. Alalahanin mo ang tipan ng kataas-taasan at matuto kang magpatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Ating mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Panginoon,
kapurihan, purihin mo kaluluwa. Ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwi na ikaw aking kaluluwa. Ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin yaong kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanan, siya ang nagpapatawad. At anuman ang aking sakit, ginagamot niyang lahat sa bingit ng kamatayan. Ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya at habag. Banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim. Iyaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Kung siya ay magparusa, di katumbas ng pagsuway, di niya tayo sinisingil sa nagawang kasalanan. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kasya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Ang silangan at kanluran, kung gaano ang distansya, gayong gayon ang pagtingin sa sinumang nagkasala. Mahabaging Diyos ay nagmamagandang loob. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Walang sino man sa atin ang nabubuhay o namamatay sa kanyang sarili lamang. Kung tayo'y nabubuhay, nabubuhay tayo para sa Panginoon. At kung tayo'y namamatay, namamatay tayo para sa Panginoon. Kaya nga, sa mabuhay o sa mamatay, tayo'y sa Panginoon. Sapagkat si Kristo ay namatay at muling nabuhay, upang maging Panginoon ng mga patay at mga buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro kay Jesus at nagtanong sa kanya, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang may utang na 10,000,000 piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat." Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon, ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal sa baywika, "Magbayad ka sa utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod
hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. "Ikaw, napakasama mo," sabi niya. "Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo?" At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayun din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Enlarge your heart to receive God's mercy. Minamahal at ginagalang namin mga kasamang pari at lahat na narito ngayon na nakikisa sa ating banal na pagdiriwang at pagparangal sa ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Una po muna sa lahat, hayaan ninyong umpisahan ko ang aking pagbabahagi sa inyo sa pamagitan ng aking karanasan o ng aming karanasan tungkol sa ating mahal na patron, Santo Padre Pio. Noong kami po ay seminarista pa, kasama po yan si Father Larry, ang aking kaklase, ay nalaman namin na nagkakaroon ng propagation na italagang santo si Padre Pio. At kami noon ay maraming kopya ng libro na Padre Pio. At sa kadamihan nga po nito, kapag ka po may okasyon sa seminaryo, ipinamimigay po namin ang mga libro ni Padre Pio na sabi nga namin ay isa sa pamamaraan ng promotion and propagation ng devotion kay Padre Pio na sa ganun ay magkaroon na nga siya ng sinasabing beatification and canonization. Ganun ang aming naging experience sa seminaryo nung hindi pa nagiging santo si Padre Pio. Ganun din nung itinalaga itong simbahan na ito, nung pwede hindi pa na itatalagang bilang National Shrine, hindi pa rin na itatalaga bilang parokya, kami rin po ay nakakadalaw dito upas sa ganun ay masaksihan ang mga tao na nagnanais na makita at maging deboto ng ating mahal na patrong Santo Padre Pio. Kaya yun po ang aming munting karanasan kung paano namin nakilala o paano ko nakilala si Padre Pio, sapagkat napakadami nga ng kanyang mga ginawa at lalo tigit ang kanyang mga gawain ay kaugnay na kaugnay sa ating ebanghelyo sa araw na ito, sapagkat ang ating banal na ebanghelyo ay tumutukoy sa pagpapatawad. Kaya nga sabi sa unang bahagi ng ating ebanghelyo, sabi ni San Pedro kay Jesus, "Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" At sumagot naman ng ating Panginoong Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito." Ang ibig sabihin lamang noon, unlimited forgiveness. Limitless ang forgiveness ng Diyos sa atin. Sa ating panahon ngayon, tayo tuwan-tuwa kapag tayo ay naka-unli sa ating mga cellphone, sa ating text, sa ating tawag, at ganun din sa lahat ng mga ating gawain, surfing, at yan ang binibigay sa atin ng mundo. Tuwan-tuwa tayo kapag tayo ay sinasabing unlimited access for our text at saka sa iba't ibang mga gawain natin sa internet. Pero hindi natin na-realize na bago pa magkaroon ng unlimited na tayong ginagawa sa ating mga sa cellphone at sa ating pagtatalas-talasan ay limited na ang pagpapatawad
ng Diyos sa atin. There is no limit to God's forgiveness. At yan ay kitang-kita rin natin sa buhay ni Santo Padre Pio, na kung saan ay napakatagal niyang at mahaba ang kanyang iginugugol sa pagpapakumpisal. Unang-una munang nakilala si Padre Pio sa kanyang pagpapakumpisal. At sinasabi nga siya'y dinadayo't dinudumog na maraming tao dahil sa kanyang kasipagan sa pagpagagawad ng kapatawaran sa kasalanan sa pamamagitan ng sakramento ng kumpisal. Alam po ninyo, mga kapatid, napakahirap po magpakumpisal. Isa po ito laging binabanggit sa amin ng aming mga formators nung kami po ay nag-aaral po sa seminaryo. Sabi lagi, you should always have a devotion sapagkat kayo lamang mga pari ang binigyan ng katungkulan o sinasabing karapatan upang magpatawad ng mga kasalanan. Kaya naman, dahil din doon, pinakikita sa atin na ang forgiveness has no limit sa mata ng Diyos at sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan, naging limitless ang pagmamahal ng Diyos at pagpapatawad sa atin. There is no limit to forgiveness. Kaya naman minsan, sinasabi nating napakahirap magpatawad. Mahirap din naman talaga ang magpatawad, lalo tigit malaki ang kasalanan na binibigay sa atin. Kaya nga sabi ng iba, forgiveness is not just forgetting. Yan, kasi ang hinihingi sa atin, pag tayo ay nagpatawad, ay dapat kasama na rin ang pagkalimot. Kaya nga, narinig natin minsan, sabi, oo, pinatatawad kita sa kasalanan mo, pero ito ang tandaan mo, hinding-hindi ko malilimutan ang ginawa mong yan sa akin. Pero sabi nga, yung forgiveness at saka yung at yung sinasabing pagkalimot sa mga nagawang nating kasalanan ay dapat din nating pagsumikapan. Pero sabi nga, forgiveness is not just forgetting but remembering in a different way. Iyon naman ang hamon sa ating mga Kristiyano, sa ating mga kasamahan, na kung saan ay paano nga natin mapapatawad ang ating kapwa sa pamamagitan ng ibang pamamaraan upang sa ganyan mapawi ang galit sa ating puso at isipan at mapagyaman natin ang ating pagpatawad sa ating kapwa. Kaya nga sabi, we should forgive in a different way. Katulad nga ng ating mga kapatid na nagsasabi, oo, pinatatawad na kita sa kasalanan mo. Sana hindi ako nagagalit sa ginawa mong kasalanan sa akin, pero pagtalikod naman, ano sinasabi natin? Sana kunin ka na ni Lord. Yan. Pero ganun, hindi ganun ang diwa ng pagpapatawad na hinihingi sa atin. Nakasama nga sabi, ibahagi natin ito sa ating kapwa, katulad ng binabanggit sa ating ebanghelyo, na sabi nga nung amo, hindi ba't pinatawad kita sa kasalanan mo? Dapat pinatawad mo rin. Nagmamakaawa ka sa akin, dapat nahabag ako sa'yo, dapat ka rin maghabag sa kapwa mo. Yan po ang minsan ng napakahirap nga natin gawin bilang mga Kristiyano, ang magpatawad. Pero si Padre Pio, sa kanyang pagiging instrumento ng pagpapatawad ng Diyos, minarapat niyang tumigil na matagal sa kumpisalan upang ipakita ang pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Yun din dapat ang manguna at pamayani sa atin bilang mga Kristiyano. Kaya tama-tama sabi ko nga, napaganda noong tema na binigay sa atin, enlarge your heart to receive God's mercy. Kasi sabi nga dito sa ating ebanghelyo, gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Kaya, mahirap man, mga minamahal na kapatid, sa bisa ng ating pananalangin, sa bisa ng ating pagtingin sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, matuto rin tayo magpatawad.
Na po. Kaya naman minsan ay napakahirap nito, pero itong ginawa ng ating Panginoon sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang pagsasabi, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ganon din tayo, mga minamahal na kapatid. Palakihin natin ang ating puso na sa ganon ay matanggap natin lagi ang pagpapatawad at awa ng Diyos. Hilingin natin ito sa ating banal na pagdiriwang na ito sa tulong din ng ating mahal na patron, Santo Padre Pio, so that all of us will always enlarge our heart to receive God's mercy. Lagi nawa tayong gabayan at patawarin ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad at awa sa ating lahat. Purihin lagi natin ating Panginoon sa kanyang kabutihan sa atin. Amen. Magsitay tayo ngayon at ating pahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos samang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto tuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Buong kataimtiman tayong lumulog sa ating amang mapagkaliga, kalakip ang kababaang loob, ihayag natin sa panalangin ang mga kinakailangan at biyaya at pagpapala ng ating sambayanan at sa bawat kahilingan ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa inang simbahan, upang ang mga hinirang namamuno rito, ang banal na papa, ang lahat ng mga obispo at mga pari, ay buong katapatang pangasiwaan ang simbahang Katolika at buong tapang na magabayan ang sambayanan na maipamuhay ang aral ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga bansa sa buong daigdig, upang pahatdan ng Diyos ang sangkatauhan ng mga lider na naglalaan ng sarili at buong katapatan nawa nilang akayin ang mga mamamayan sa landas na ang nagahari ay kapayapaan, kaunlaran at katarungan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga taong kapos sa lahat ng uri ng pangangailangan, mga ulila at balo, mga biktima ng digmaan at kalamidad, at yaong nasa malalayong lupain, upang ang walang hanggang awa at pagkalinga ng Diyos ay matagpuan nawa nila sa kanilang mga tiisin at kalumbayan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa lahat ng angkan sa ating pamayanan, upang ang umiral nawa sa ating mga tahanan ay kapayapaan at ang diwa ng pagmamahal ni Santo Padre Pio sa mga dukha ay maibahagi nawa natin sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Amang mawain, pakinggan mo nawa ang naging pagdulog namin sa iyo at ng iyong habag, at ang iyong habag nawa ang maging daluyan ng iyong mga biyaya na maglalapit sa amin sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon, nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po ang lahat. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa inyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambay niyang banal. Ama naming lumikha, mawain mo ang dinggin ng aming mga pithaya at paunlakan mo ang paghahain aming nihanda upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagad mong kasiyahan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y naging kapwa naming maasahan upang may mangunang umako sa pagpananagutan dahil ang admo magbago ang kinamihas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya'y nanaig at ang kamatay na kanyang nalupig, kaya't siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang mukhalantan ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mong banal na mga kolom na ito pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawak niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagatihati niya yon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan ni hahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inayabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at buling pagkabuhay ng iyong anak at niyaalay namin sa iyo, ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin na kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaysa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na nakagagaling na utos sa turo na Yesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Love.
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, tileo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesus Cristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumain. At sumain niyo rin. Magbigayin tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kung hindi kayang lumuhod, manatili po tayong nakatayo ng may paggalang. Narito si Kristo, Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong nanya makiisa sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Ang isa sa gwapo nating second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Maraming salamat po sa inyong handog. Magsitayo pong lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming kalooban naway pagharian ng aming tinanggap na pakikinabang upang huwag ang diwa namin ang umiral kundi ang bunga ng pagdiriwang na laging namamayani sa amin sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Sabay-sabay po. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit ang aming kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisang Espiritu Santo, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Manatili po tayong nakatayo habang inaawit ang dalit kay Santo Padre Pio. Thank you.
Magsiyapo po ang lahat. Ilang patalastas po sa inyong pagdalaw bukas sa pambansa? Bukas po, 18 ng Setyembre, ang 5th araw ng ating Misa Nobena sa karangalan ni Santo Padre Pio. Ang barangay pong mangunguna sa ating pagdiriwang ay ang mga taga-barangay San Jose. Tayo naman ay pangungunahan sa banal na misa ng Rektor at Cura Paroko ng Minor Basilica of the Immaculate Conception at ng Archdiocesan Shrine of Santo Niño de Batangan na Batangas City, si Reverend Father Angel Marcelo Pastor. Kayo pong lahat ay inaanyayahan, 4:30 ng hapon ng nobena, 5:00 ang misa. Sa darating pong Sabado, 23 ng Setyembre, ang dakilang kapistahan para dito sa atin ng ating mahal na patrong Santo Padre Pio. Ang mga oras ng misa, 6:00 ng umaga, ang healing mass at may healing liturgy na may pagpapahid ng langis at pagpaparangal sa mga relikya ni Santo Padre Pio. Susundan ito ng misa konselebrada ng 9:00 ng umaga, pangungunahan tayo ng Cardinal na Obispo ng India, si Cardinal Pula. Susundan po ito ng misa ng 12:00 ng tanghali at ng 2:00 ng hapon. At sa 4:00 ng hapon, ng isa pang muling healing mass na may healing liturgy at pagpapahid ng banal na langis. Ito po ay susundan ng prosesyon sa loob ng pambansang Dambana, parangal kay Santo Padre Pio, at sunod ang fireworks. Kayo pong lahat, ang inyong mga may sakit na kamag-anak at kakilala, ay inaanyayahang makiisa sa ating mga pagdiriwang. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang sabi po sa aklat ng Salmo ay ganito, O give thanks to the Lord, for He is good, and His love endures forever. Tunay nga pong ang inyong presensya ngayong gabing ito. At ang presensya ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB Live ay pagpapakita ng walang hanggang pagmamahal ng Diyos sa pambansang Dambana ni Santo Padre Pio, kaya siya ay marapat na ating pasalamatan. Sa ganyang diwa, or in the same vein, we would like to express our deepest gratitude in behalf of the PPC, the PFC, and mga kasamahang pari na naglilingkod po dito sa pambansang Dambana, kayong lahat na patuloy na nagiging bahagi sa isang makabuluhang pagdiriwang bilang paghahanda sa kapistahan ni Santo Padre Pio. Maraming pong salamat sa araw-araw na paglilingkod ng ating mga naglilingkod sa altar, ILM, Extraordinary Ministers of Communion, Altar Servers, LECOM, Collectors, Familia, HJM, mga madre at mga kasapi ng liturgical environment. Maraming marami pong salamat sa inyo. Special gratitude po sa ating guest choir ngayong gabing ito, headed by Miss Maika Marqueses from Talisay, Batangas, ang Coro de San Guillermo. Palakpakan po natin sila. Maraming salamat. Sa atin pong barangay sponsors, ang Barangay San Pablo, headed by BLC Coordinator, Mrs. Binaracion Veneracion Perez, kasama ang kanilang barangay captain, Kapitan Jojo Olok-Olok, at kanilang mga kasamahan sa konseho, barangay council. Maraming marami pong salamat. Thank you very much po. Sa ating pong donors, sponsors, mula sa iba't ibang lugar, sa ating pong shrine, ministry, members and officers, sa ating mga liturgical coordinators, ministry heads and organizations and SPP staff, sa mga naghandog po ng intensyon
sa ating pamisa ngayong o sa mga pamisa ngayong gabing ito. Sa presensya po ng pamilya at ng ating ermana Mayor for 2023, Engineer Merly Sanchez, maraming pong salamat. Sa atin pong guest priest ngayong gabing ito, kasama ni Father Nick at Father James, ang kura paroko po ng ano na ba ito? Presentation, a visitation, parish of visitation dyan po sa Lemery, sa Payapa, Lemery, Father Larry Abante. Dati po kasi siyang Our Lady of All Nations. At siyempre, hindi natin makakalimutang pasalamatan ang nagdiwang ng ating banal na misa or presider ng ating banal na misa at homilis ngayong gabing ito. Totoo nga po yung sinasabing, nothing happens by chance. Everything happens for a reason. Sino ang mag-aakala na yung mga seminarista na namimigay ng pulyetos o ng information about canonization of Saint Padre Pio now ay magdidiwang ng banal na misa in his honor. Ang Archdiocese and Shrine Rector and Parish of Saint Teresa of the Child Jesus, Santa Teresa Batangas, Reverend Father Ariel Gonzalez. Marami pong salamat. Napakahilig po natin sa unlimited. Unlimited rice, unlimited text, unlimited drinks, unlimited chismis, at kung ano-ano pa. Ngayon pong ika-apat na araw ng ating pagsisiyam, sa karangalan ni Santo Padre Pio, inaanyayahan tayong palakihin din ang ating mga puso sa pamamagitan din ng unlimited. Unlimited love, unlimited understanding, unlimited mercy, and unlimited forgiveness. Nawa, patuloy nating pagnilayan ang mensahe ng nagbigay ng homilya ngayong gabing ito sa ika-apat na araw ng ating pagsisiyam kay Santo Padre Pio. Maging ambassadors tayo ng unlimited divine mercy bilang mga makabagong sinusugo ng simbahan para iparamdam ang habag at awa ng Diyos. Magandang gabi po at maraming salamat. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasba sa mga gamit sa panalangin. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang imbendisyon sa mga gamit na ito sa pamagitan ng pag-alaala sa iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin upang lahat na dumudulog at magdadasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasaamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Pagpalain kayong lahat na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos natin pagdiriwang, may tayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos. Para po sa mga